Sir, nandiyan na ho si Villamar. Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila. Puro kami session doon. Salamat kaya pala at pinaunlakan mo paanyaya ko. Kaya lang ako na parito. Dahil sa may mahalagang bagay ka raw sasabihin sa akin. Hindi naman lang akong bago kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na naipasok sa Kongreso. Binabati kita dahil tinutupad mo ang tungkulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Eh, yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na nating ipagpatuloy yung nabimbing nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa Maynilog. Congressman, tapos na usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuho ka lang sa inaalok ko sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari? Akala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit kayang pakibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-ebanghelista? Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Doliente. Kailan mo pa sinalang-alang ang kabutihan ng ating mga kababayan? Lagi ka mainit, Pepe. At nagkalasahan tayo ng kaayos kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa agos. Marami tuloy ng tatama eh. Yun, dyan ka magaling. Sa pananakot, sa kaharasan. Huwag mo sabihin, patag ang lupa nilalakaran mo. Dahil alam namin na hungkag ang ilalim nito, malalim pa sa lungga. Wala pa rin preno ang dila mo, Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo akong takutin. Alam mong hindi mo kayang iputok yan nang nakaharap ako. Kaya, eto likod ko. This is the master's bedroom, and it has a sliding door going to the terrace. How about this room? This one? This part, this is the security. Ma'am? Para kay Carding. Carding, telegrama. Sige, salamat. Thank you.
paso. Alis na to. Yan ba ang kapatid ni Pepe? Tung! Tung! Ang teryo, tira na. Pagano naman. Puro panapon naman. Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman na ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot ng pakikisangkot ko sa politika. Baka mahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Chona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundar kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mangyari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Jesus ko, alang-alang sa masagaan ng dugo na yung ipinawis ng manalangin ka sa halamanan. Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. O Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. O Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasa ng iyong kamahal-mahalang balikat.
Kawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. Kawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknig at sinubad sa iyong katawan niyong mga tampalasan. Ganitong oras pa lang eh. Talagang tahimik na tahimik na. Alang-alang sa iyong kasantusan-tusan mga ganitong kamay, gabi na. Walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Siyente, gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung saan inaabot ang aking kapatid. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Duliente. Nag-iisa ba siya? Hindi. May kasama siya. Hindi ba siya nadala sa ospital? Hindi na. Nang dumating ang balita sa amin, nasa morgue na siya. Nandat na naman namin. Naayos na ang bangkay. Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? Ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. Masipag yun. Kaya lang may konting kalikutan ng kamay. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Congressman, kaya siya inahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka. Sigurado kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat, ho. Salamat. Chong, mm. May gusto sana ako itanong sa'yo, eh. Ano yon? Eh, kasi... Sige na, kuya. Sabihin mo na. Ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbili sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Yun eh, kung mataas ang grado niyo sa eskwelahan. Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman ito si Mang Vicente, oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niyo pa sa uli. Chong, doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'yo, kuya, eh. Totoong sabi ni tatay na hindi tayo pababayaan ng Chong. Oy. Pasok na kayo. Baka mahuli na naman, ha? Sige po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho, mga Libyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh, ayon dun sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng massacre sa baryo Tanglawan. Eh, sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Aba, iba, paano ngayon? Nakasuot sundalo? Oo, nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh, yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme ng sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tao ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, tiyak hindi alam ni Major. Ako, hirap na rin magtiwala sa mga yan. Armado ang mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yan si Congressman Duliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba, mga Lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Duliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino nang ipapalit natin? Kayo na lang, ho! Sandali lang. Sandali lang, mga kasama. Gustuin ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Villamar dito sa ating bayan at sa mga karating puok. Bakit hindi tayo lumapit dun sa kapatid, yung si Karding? Hindi tigarito sa atin ang Karding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y
taga Maynila yung si Carding Villamar eh. Maaaring hindi niya taglay ang katangian ng namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pa ngay, mukhang mahina ang loob. Mga Alipio, mga batao ni Congressman, dumarating. Oh, ano naman to? Mukhang may binabalak na naman kayo. O kayo, ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan? Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masama ron eh. Huwag mo kong gawin tanga, Alipio. Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko. Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kong mga gat. Palibhasa, tuta ka ni Congressman. Huwag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit nalalaman mo, magino ako pagdating sa babae. Sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo. Ang lahat, bugok na. Kayo, ano pa iniintay nyo? Alis na! Alis na kayo lahat! Dali na! Halos lahat ng lupang nakatiwangwang dito ay pag-aari na ni Congressman Duliente. Maliban lang sa lupay ng kapatid mo na mayroong mga 50 hektarya, hindi niya makuha yun kahit doblehin pa niyang presyo sa pagbili. Kilala ko si Pepe. Ang anumang pinaghirapang ipundar, panghabang panahon na yun. Tanda ko pa nung buhay si Ate Luming. Napasyal ako sa bahay nila. Napag-uusapan na nila ang pagbili ng ganito. Para sa kinabukasan, wika nga. Hindi man lihiti mong tagarit si Pepe. Nagsikap siya ng gusto para rito. Pinagtulungan nila mag-asawa na matupad ang pangarap na yan. Alam mo, Vicente, sa bundok na yan, madalas kami mga aso ni Pepe noon. Alam ko. At dyan sa ilog na yan, dyan kami naliligo. At ang ilog din yan ang dahilan. Kaya pinupunta rin ni Congressman ng lupay nito. Anong ibig mong sabihin? Naalaman ng kapatid mo na nakikipagsabwatan si Congressman sa mga ilang multinational para magpatayo ng planta sa malaking bahagi ng lupa nito. Palibasa, nasa gitna ng lugar nito kaya hindi matuloy-tuloy ang plano. Alam ni Pepe na magiging tapunan ng basura ng planta ang ilog na yan. Ganun talaga si Pepe. Kapag kasiraan ng kalikasan, Jack, hindi papayag yun. Wala pa ba yung sundo mo? Wala pa nga eh. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Ay! Aray, sakit! Ano ka ba? Eh, pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya kasi si Marites binunggo ako eh. Anong hindi ikaw? Nambibita ka pa ng iba? Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi. Alam ko naman matagal ka na nag-iinit sa akin eh. Ingit ka siguro, no? Lenny, sorry ah. Hindi naman talaga sinasadya ni Chone. Chone, alika na. Alis na tayo. Sorry talaga, Lenny. Ah!
ganun lang. Hindi naman talaga niya sinasadya eh. Isa ka pa. Kapatid mo kasi siya, kaya mo kinakampihan. Hindi pwede yun. Ano? Lalaba ka? Ha? Sumasama ka na ha? Stop mo po! Naman ang ugali mo ha? Mas lalo ka na! Chona, Chona! Ano ba? Magtulong pa kayo Chona! Magkapatid! Uy, tigil niyo na yan! Bawat naman kayo, wala mo! Ano ang ugali mo? Mas lalo ka na! Suplada ka! Aray! Tara na yan! Amen! Kitera ka! Okay! Tawag pa magigo! Sige na, Lenny. Sige na! Kuya! Ipiliin nyo, tatalo nyo, ha! Umaawad lang ng buong mga skwa! Tata mo na! Sami ka pang sinasabi! Sige na, Len. Hindi pwede isorba yung si Hepe at may kausap sa itaas. At kung ano man ang gusto niyong sabihin kay Hepe, sabihin niyo sa akin. At ako na lang magpapaabot sa kanya. Magsasampa sana kami ng reklamo laban sa ginawa dito sa mga pamangking ko. Bakit? Ano ba nangyari? Eh, nagkaroon ng konting away sa eskwela. Itong pamangking ko si Danny, maawat lamang. Si Sukulot mo eh. Yun laging kasama namang Braulio. Inaaway po yung kapatid ko. Umawat lang po ako. Tapos, iskuho, bigla akong sinuntok. Tsaka po yung bisikleta namin, sinagasaan po nung sasakyan nila. Oh, sige, sige. Doon kayo maupo at maghintay kayo. Bababa na si Epe. Tataga naman ang mga taong yan, oh. Kanina pa yung mga yan, ah. Oo nga, hinihintay si Epe. Teka. Okay, oh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Sa ulitin, malilintikan na naman kayo sa akin. At sabihin mo sa kanya, huwag na siyang babalik dito sa opisina ko, ha? Magandang gabi sa inyo, Epe. Ikaw ba yung kapatid ni Pepe? Ako nga, oh. Oo, ano? Tungkol sa nangyari sa mga pamangking ko sa eskwela kaninang hapon. Alam ko na yan. Dumana sa akin si Isko. Alam ko na ang tungkol dyan. Ikaw naman kasi bata ka. Sumbong ka na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Binyamar, yan pamangkin mo. Masyadong arugante. Barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga Binyamar kayo eh. Magagawa nyo ng lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging Binyamar namin? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasampan ng kaso. Nag-aaksya lang kayo ng panahon. Tana. Pare! Hapon pa lamang daw ay nandun na yung magkyuhin. Pero nung harapin ni Hepe, eh, gabi na at papauwi na nga. Binaliwala yung reklamo ni Carding at nasisi pa sila. Kanino mo ba naman nakuha ang lahat ng balitang yan, ha, Dominga? At parang nandun ka mismo nung nangyari yun, ha? Eh, kanino pa ho, di kay Sianang, yung nagtitinda dun sa harapan ng istasyon ng pulis. Eh, ano raw ho ang ginawa nung Carding na yun sa tirato ni Hepe pagkatapos? Wala. Eh, bakit pa siya pumunta ron? Kung hindi rin naman pala niya may paglalaban na nangyari kina Danny at Chona. Baliwala. Eh, hindi mo naman masisisi yung tao. Bago lang siya dito eh. At marahil, lumalagay lamang si Carding sa legalidad na hindi umiiral dito sa ebanghelista mula nung mapuesto yang si Hepe Rodas. Pero kung buhay si Ka Pepe, malamang na iba ang nangyari. Tiyak na susugurin niya si Isko.
maghalo na ang balat sa tinalupan. Tanging si Governor na lamang talaga ang ating pag-asa. Kaya lang, hindi siya makakilos labang kay Duliente ngayon dahil sa kanyang karamdaman. Pero balita ko, nagpapagaling na lamang siya sa isang ospital sa Maynila. Hindi na ho baling may sakit, pero alam nating lumalaban. Di tulad ng karding na yan. Di lang pala mahina ang loob. Lampa pa rin, pati ang tuhod. Tatlong baretang sabon. Ito na ho. Ano pa ho? Tsaka po yung tsokolate at sipi para sa eskwelahan. At tsaka po yung baby cologne. Baby cologne? Opo! Bakit? Baby ka pa ba? Hindi ba? Sige na nga. Basta usahan, isang malaking pineapple juice. Solve na ako doon. Jean. Ho. Ilagay mo na lahat sa kahon, ha? Uh-huh. Pati in order kong bigas. At pasunod mo sa labas, ha? Uh-huh. Yung tsokolate, sipi, at yung baby cologne. Pineapple uh-huh. juice ko, ha? Oo. Uh-huh. Braulio, tinatanong ni Mang Edong kung pandiin ang dalan yung manok. Sabi mo kay Edong, ang bahay niya, pati ang biyanan niya, ipustan niya na rito. Talaga bang magaling? Oh, apat na panalo na ito. Hoy, pakita mo si Kasing Asing. Akin na. Oh, alam mo, may lap? Oh. Ha? Yeah. Pwede bang mahipo? Ba, hindi pwede. Kaya mo? Ha? O, sasabihin ko kay Mang Edong. Sige. Braulio. Oh. Hindi ba mga bilyamar yan? Sige, salamat. Tara, mag-alis tayo ng malas. Malita ako, nagsampa ka raw ng kaso. Ikaw ba, Sisko? Ako. Bakit? Gusto kong malaman ko. Mali ka ng binabangga, Karding Bilyamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo maperwisyo ang pamumuhay ninyo, umalik ka sa lupa. Gusto mo. Ngayon pa lamang simulan ko na ang pamimberwisyo. Halik sa lupa! Halik! Wag, Jong! Wag, Jong! Ya! Matapang daw. At may palinindigan ng mga Bilyamar. Ito!
Isang bilyamar, humahalik sa lupa! Oh, nakapagalis na tayong malas. Sabog na tayo. Tayo na. Kung ako sa'yo, Villamar, uuwi na lang ako sa Maynila. At alisin mo yung lupa sa bibig mo. Na si Danny. Lalamig itong pagkain. Kanina ko pa tinawag yung dalawang yun eh. Sabi nila, mamaya na rin sila kakain. Tawagin mo uli. May pasok pa ngayon. Ano ba kayo? Dali. Kanina pa nakihintay eh. Nina. Umaupo kayo. Kakain na tayo. Sige ho. Wala pa akong gana kumain. Ako rin po. Hindi pa po ako nagugutom. Karding, kilala ko itong dalawang to. Pag merong gusto itong sabihin na hindi masabi-sabi, ayan, ganyan yan. Dahil ba dun sa nangyari kanina? Sabihin ninyo. Kasi po, hinayaan nyo lang bugbugin kayo ni Mang Braulio. Hindi po kayo lumaban. Hindi po kayo nakagante. Ang dami pa naman tao nakakita. Hindi ba nakita na unahan si Kiki? Tsaka po, inalikan niyo ba po yung lupa? Alam kong nararamdaman ninyo. Alam kong napahiya kayo. Nasaktan kayo dahil sa pinabayaan kong masira ang pangalan ng inyong itay. Ipagpatawad niyo sana na nangyari yun. Hindi po naman. Sir! Dr. Maloy! Abulin niyo! Ito na! Sir, bigla akong nawala eh. Pero dito lang ho nagsuot yun.
Vicente, nakita mo ba si Tonyo ko ba? Hindi ho. Nakarig lang kami ng puto ko, kaya napalabas kami. Ano ho ba atraso? May ninakawan na naman. Tuloy kayo. Hindi na, hindi bali na. Oras na makita mo, sabihin mo kagad sa akin. Ah, oo. Tayo na. Tonyo, lumabas ka na dyan. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo? Wala. Hindi naman sa akin na... Kating? Biltamar? Oo. May tama sa likod yung kapatid mo. Tama sa likod yung kapatid mo. Kailangan kong tulong ninyo. Maaaring isa ka sa umawak ng bangkay na aking kapatid. Ang gusto kong malaman kung sino yung mga taong nagdala sa kanya rito. Vicente, hindi akong humawak sa bangkay ni Pepe. Kung hindi ikaw, sinong naririto nung araw na namatay ang aking kapatid? Ewan ko. Narunong ako sa Baryo Makiling. Nag-anak ako sa binyag. Nagiinuman kami ng kumpare ko nung barilin si Pepe. Paano mo nalaman na nabaril ang kapatid ko? Hindi ko po alam. Ambo. Dadulas na rin lamang yung dila mo. Pagsabi ka na ng totoo, baka ikaw ang pasok din sa kabaw. Karding, maawa ka sa akin. Papatayin ako ni Pepe. Konti lamig, Karting. Pulis ang kalaban. Thank you.
release ko hanggang ngayon wala pa. Dito usapan na dadalhin yung koleksyon eh. Eh, alam mo naman yun eh. Baka dumaan pa doon sa siyota niya. Doon sa bar sagpat. O, lagi na lang tayong pinaghihintay. Waiter! Yung bote namin, wala na ito naman. Ako na ang magdadala nito. Sige, sir. Ngayon, ikaw ang umalik sa lupa. Halik! Son! Emit! Ahalik ka ba o hindi? Ha? Emit, tayong kabayo ito eh. Ah, hindi ka halik? Ah, halik na, halik na. Bao. Mga Lipyo! Mga Lipyo! Mga Lipyo! Mga Lipyo! Magandang umaga ho sa inyo. Teban talaga. Naniniwala na ako mahaba ang pawo. Tuwing pupunta ka rito, oras ng pagkain eh. Natsa-tsempo lang ko. Halika't mag-almusal ka na rin. Presi. Maraming salamat sa inyo. Huwag na lang. Nako, malamang na may dala na namang kwento tong si Kateban. Sana naman kaya nasagap? Hindi lang basta kwento. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko. Ano naman yun? Yun yung tungkol kay Cardeng. At malitang balita na dito sa buong ebanghilista, ang ginawa niyang pangbubugbog kay Braulio at sa mga kasamahan nito. Pambubugbog? Oo! Nasisiguro niyo hubang si Cardeng yun? Sigurado, sigurado. Meron pa ba namang ibang Cardeng Villamar dito sa lugar natin ngayon? At hindi lang yan. Kitang-kita ko kung paano pinahalik si Braulio sa tayong kabayo. Teba, nasa harap tayo ng pagkain. Eh, totoo ho namang pinahalik sa dumi ng kabayo eh. Mga Libyo, kakain na ho ako. Ako na ho kukuha ng plato. Parang nabuhay si Pepe. May nangahas na muling labanan ng pangkat ni Congressman Doliente. O ano ngayon, Clarissa? Anong sinasabi mong mahina ang loob at lampa ang tuhod? Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Nagsasabi lang naman ako ng aking palagay eh. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Eh, pinapauwi mo pa ngayon tao sa Maynila. Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas. Para akong malayang malaya. Na paano kayo? Ba't ganyan ang mga itsura nyo? May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba pasulong mo yung sa akin? Nakita mo naman kadarating ko lang. Hindi pa ako nakapagpapahinga. Yun ang kapatid ni Villamar na tiga Maynila dumating. Gusto pang pumapil. Kaya kailangan no, tumuloy na kay sa race house ngayon din. Inihintay na ako ni Hepe. Karding, kung sakali mo ngailangan ka ng gamit, narito lang to. Kilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltaan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Regalo ng kumpare niya. Eh, kaya naman binigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana.
Hindi na umabot na magamit pa yan. Aba, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon, meron pa bang ibang naitanong? Wala na po. Si Hepe lang po nabanggit ko. Natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, Mangambo. Bukod sa tinutuluyan mo dito, meron ka bang ibang kamag-anak? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang? Opo. Huwag ka mag-alala, Mangambo. Ako ang bahala sa'yo. Sko! Sir. Atid mo si Ambo, ha? Huwag kong pababayaan. Opo. Maraming salamat po, Congressman. Walang anuman, Ambo. Maraming salamat din po, Hepe. Mga Ambo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Congressman. Boss, tungkol kay Villamar, pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin natin. Pag-aralan muna natin ang isda bago natin bingwitin. Pag pumalag, tsaka natin limasin. Hayaan mo. Ipalalagay ko kaagad sa kalendaryo ng simbahan ang tungkol sa misa para sa pasyam ni Pepe. Aasahan din namin kayo sa bahay, Father. May konting salo-salo pagkatapos ng misa. Yun lang pala eh. O sige, makakasama ako. Siya nga pala, nakarating sa akin ang bulong-bulungan sa mga ginawa mo sa mga tauhan ni Congressman. Ilalako ang mga taong yun, kaya mag-iingat ka sana, Cardin. Salamat sa inyong paalala, Father. O sige. Cardin, meron doon sasabihin sa'yo mga ito. Pasensya ka na, Chong. May kasalanan ako sa'yo. Sarili ko lang inisip ko ang pinagbitang kita. Wala kang nagawang kasalanan, Danny. Ako man ay dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Masyado kong minaliit ang pagsukat sa iyong pagkatao. Sa tuwing naaalala ko ang aking inasal sa palengke ay, lalo lamang lumilinaw sa akin ang aking nagawang pagkakamali. Sana'y mapatawad mo ako. Wala kang dapat alalahanin, Clarissa. Karting, may dumating na sulat sa bahay galing kay Congressman. Anong nilalaman? Iniimbitahan tayo. May handaan daw. Dadalo ka ba? Gusto ko siyang makilala. Pasensyahan niyo na ako kung napaghintay ko kayo. Marahil ikaw si Cardin Villamar. Ako nga, Congressman. Salamat naman at pinagbigyan niyo ang aking panyaya. Clarissa, Rosel, Gina. Magandang gabi sa inyo, Congressman. Magandang gabi rin. Sir. Salamat. At si Vicente, ang taong pinagkakatiwalaan ni Pepe.
Siya nga pala, Karding. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kapatid. Salamat naman at naalala mo pa siya. Maupo tayo. Karding, huwag mo sanang mamasamayin kung nagtanong ako tungkol sa iyo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka pala nagtatrabaho. Maswerte ka. Pihikan yun sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala, wala yata si mga lipyo. May kompromiso po si Itay, kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang. Hanggang ngayon ba naman, baluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo. Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Kalimutan na natin ang lahat. At yan din ang dahilan, Karding, kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo ng kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Idiretso yun na kita. Bago tayo bumaba, makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iaalok ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ng lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masabi ang iyong mag-ina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Ihigitan ko kinikita mo sa Maynila para matapos na ang lahat ng ito, magkasama-sama tayo. Didiretsohin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa iyo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa iyo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villamar. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iiwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan ng hindi atake sa puso ang kinamatay na aking kapatid. Hindi ba, Epe? Mukha may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi pokit na pangasan mo mga tauhan ko, pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko na una pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente, wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Villamar, ito tandaan mo, akin ang ebanghelista. Ano man ang gustuhin ko, siyang masusunod. Pagsisisihan mo ang kinawa mo sa akin ngayong gabi, tandaan mo yun! Run!
Braulio, ano na balita? Batong-bato na kami sa kahihintay dito. Sanay naman kayo sa kanyang buhay, ah. Alam niyo naman hindi kayo pwedeng gumala at baka mamukha kayo. Alam mo, Braulio, hindi mo na kailangan sabihin sa amin yan. Aral kami sa mga limitasyon namin. Sa tagal na namin sa trabahong ito, hindi lang kayo ang aming napagsilbihan, kung sino-sino na. Kaya namang malaking bayad sa inyo, ah. Kahit ultimong pahinga, pumapatak ang metro nyo. Ayaw nyo pa ba yan? Yun, kain tulog. Kain tulog lang ang nangyayari. Sayang ang training namin. Hindi kami sinanay para lamang magmasakar ng isang maliit na baryo o manggulo lamang. Sisiw yan sa kakayahan namin. Parang nakakainsulto. Sandali lang paghihintay natin. Yan ang gusto kong marinig. Sa darating na Sabado, nandito na si Governor. Tulad ng unang pinag-usapan natin, papatayin mo siya. Nanlalabas na may kasalanan ng mga taong labas o militar. Mabuti na yung maraming nalilito. Magiging madali kay Congressman at sa mga taong ilalagay niya ang kontrol ng kapangyarihan sa buong lalawigan. Mabuti nang walang oposisyon para walang papalag, di ba? Pero sa gabing ito, may patitira ako sa inyo. Latak ng oposisyon. Saan naman ito? Ituturo ko sa inyo ang bahay ng mga Villamar. Kapag ando na kayo, ubusin nyo lahat ang mga Villamar. Walang problema doon. Gigisingin ko na ba yung mga bata? Huwag muna. Maaga pa. Hayaan muna sila makapagpahinga. Alam na ba nung dalawa na isasama mo sila sa Maynila? Hindi pa. Pero kinakailangan gawin ko. Sa nakita kong inasal ni Congressman kanina, alam kong may gagawin siyang hindi maganda. Ayokong madama yung mga bata. Ngayon, kapag nakita kong palagay ng mga bata sa galaw sa Maynila, agad akong babalik. Thank you.
Nani, gumising kayo. Bakit ho? Okay, maingay. Dito kayo. Sabi kong takbo, tumakbo kayo silong. Takbo! Danny, Jonah, doon kayo magtago sa taas. Eh, Chong, pero bakit kailangan... Ako kaya alam sa paligid nito. Babalikan ko kayo. Yan, doon na kayo. Dali niyan. Yes, sir. Bakit dinala mo pa sa loob? Kaya mo naman tapusin yung sa lugar na pinaghulihan mo sa kanya. Wala pang kasabit-sabit. Pero, boss, hindi ko pwedeng gawin sa harap ng mga ibang pulis na kasama ko. Kahit nasa ilalim ko mga ito. Alam mo naman, boss, iilan lamang sa mga ito ang nakakaalam ng tunay na kaugnayong sa'yo. Eh, di ginamit mo sana ang utak mo para mailayo sa mga yon! Hindi ho kasi ako makagawa ng desisyon kung wala kayong utos, lalo na tungkol sa mga Villamar.
Yan ang hirap eh! Hindi mo kontrolado lahat ng mga tao mo! Meron pa tayong pinangingilagan! Hepe. Bukas, paggising ko, ang gusto ko, burado na sa utak ko, ang Karding Villamar na yan. Opo. Sige. Ikaw! Boss! Yung paghahanap sa mga bata. Eh, tuloy pa rin yung paghahanap, boss. Yung lahat nung pwede niyang puntahan, pati yung mga dating kaklase at kaibigan, pinababantayan ko na rin. Tsaka kung hindi sila makakalabas ng bayan, hindi mo matatapos ang gabi, tsaka na masasakotin natin sila. Ano pa ho? Saan ka ang sigarilyo? Ito. Ito bayad. Kuya, ba't ang tagal-tagal mo? Naghanap pa ako ng makakain natin eh. Oh, kumain ka na. Kuya? Natatakot ako. Bakit ba tayo nahabol ng mga sundalo? Bakit ba nila tayo gustong saktan? Ewan ko. Siguro dahil Villamar ang pangalan natin. Kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pwede. Diba? Sabi ni Chong, huwag tayong alas dito ang katit siya bumabalik. Ba't wala pa siya? Ewan ko eh. Natatakot na ako, kuya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Villamar! Kumusta ka na, Karding? Hindi ka ba nila sinaktan? Nag-aalala ako kung napaano ka na eh. Larissa, puntahan mo ang mga bata. Iniiwan ko sila kagabi, dun sa guhong hagdang bato, na inugatan isang malaking puno. Alam ko ang lugar na yon. Hanapin mo sila sa paligid na yon. Nasabi ko sa kanilang huwag lalayo sa lugar na yon. Ikaw, paano ka na? Ang mahalaga yung mga bata. Tsakin mong ligtas sila. Danny? Chona? Danny? Chona? Nakita nyo? Hindi po si. Wala eh. Sige, hanapin nyo. Nandyan lang yun. Bilisan nyo! Tara! Aling Clarissa! Aling Clarissa, ang tsukating po namin. Nasaan ho siya? Pinasusundo niya kayo sakin. Uwi na po ba tayo? Hindi muna. May mga taong umaali-aligid sa labas na naghahanap sa inyo. Pagkagat ng dilim, tsaka na lang tayo aalis dito. Siya nga pala, may dala akong pagkain.
Harding! Siente. Dito sa kamila. Harding, kailangan makalabas ka na ngayon dito. Nasa pangarib ang buhay mo. Siente, yung mga bata, si Clarissa. Ewan ko, hindi ko alam. Ang importante, makalabas ka na ngayon dito. May kuto ba kung sasalbijin ka? Marami na silang tinigok dito. Kusa-kusa, tao. Tao sa labas. May dala ako. Eto. Oh. Sandali lang. Huwag kayo, may mainit na tubig ba kayo dyan? Meron na, sir. Tingi nga. Dali! Oo, sir. Diana, ang kamaran. Puntahan ninyo ang baryo Mabitak. Alamin niyo ang lakawan nangyari doon. Isama niyo na tuloy si Pinlak. Yes, sir. Sige, lumakad na kayo. Bandang kanan, bandang kanan. Kaliwa mo pa. Diyan, diyan, Vicente. Yan, tulak mo. Tulak mo, papunta rito. Yan, Vicente. Peralta. Sir. Hindi ba off-duty ka na ngayon? Oo, sir. Kaya lang ho, hindi ko pa natatapos yung report ko, sir. Di ba, Len, nandiyan naman si Medina. Siya na ang magtatapos niyan. Tuloy mo na off-duty mo. Pahinga ka na. Sige, sir. Bandang kanan, bandang kanan. Yan. Itulak mo papunta rito. Maraming salamat po uli, sir. Maiwan ka dito, Medina. Epe, ipapasyal na ba natin sa Villamar? Buksan mo. Sige. Iputok mo. Nang matigok itong hepe ninyo. Baba niyo yan. Kayebe, matindi ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid.
Saan ang punta nyo? Dudulog kami kay Congressman upang iparating sa kanya ang hindi makatarungang pagpapahuli at pagpapakulong kay Carding Villamar. Hindi nyo ba alam kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan? Pero pinasok at pinaputukan ang kanyang bahay nang wala man lang dalang mandamiento ni aresto. Umatay siya ng mga tauhan ng pamahalaan ng mga tao ko. Paraanin mo kami. Si Congressman ang gusto namin makaharap. Hindi maaari. Kung ayaw niyong masaktan, ang mabuti pa ay maghiwa-hiwalay na kayo. Nasa batas ang aming sinasagawang pagkilos. Hindi ba't yun ang tungkol niyo? Ang pangalagaan at ipatupad ang batas? Tama ang sinabi mo. Tungkulin namin pangalagaan ang katahimikan at kapayapaan ng mga tao. Laban sa mga nanggugulong katulad nyo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakakausap si Congressman Duliente. Ha, hindi kayo aalis, ha? Yung bala na naglalaro ako. Kasi yun, Congressman, nakatakas ko si Villamar. Ano? Paano nangyari yun? Nasa lambat na. Nakawala pa? Hindi ho namin sukatakalain. Ang ibig mo sabihin, sa dami niyong yan, nalusutan pa kayo. Hindi nga ho namin akalain. Binigla nga ho kami. Hindi namin alam na meron palang baril. Naunahan nga ho ako eh. Masyado ka kasi tiwala sa sarili mo eh. Kaya lagi ka napapahamak. Ito ha. Ngayon din. Pamalita mo sa buong ebanghelista na magbibigay ako ng 100,000 piso sa sino mo makakapatay sa Carding Villamar na yan. Naiintindihan mo? Patay! Thank you.
Mang Vicente! Sumunod kayo sa akin. Pumunta tayo sa kumpare ko. Napakawalang kaluluwa talaga ng dolyenteng yan. Pati mga batang walang malay, pinapapatay. Gawain lamang yan ng isang taong sirang ulo. Talaga matakaw sa kapangyarihan. Gusto niyo abusin ng mga Villamar. Tama naging pasya mo, pare. Nandito kayo magtago. Ligtas kayo rito. Lahat ng mga tauhan ko mapagkakatiwalaan mo. Ikaw nga kaagad ang naisip ko, pare. Siya nga pala. Alam na ba ni Clarissa ang nangyari sa kanyang ama? Maaring sinasabi na ni Carding. Alam kong darating sa ganito, pero hindi ko inaasahan na. Kailangan ko makauwi. Higit kailanman ngayon ang kailangan nagtatay. Para may mag-asikaso naman ang kanyang magkay. Maraming nagmamahal sa tatay mo. Alam kong hindi siya papabayaan. Mapangalid na rin para sa iyo lumantad. Ang mabuti pa ay dumito ka muna. Sa kalagayan natin ngayon, ang tanging paraan na lang ay ang hindi naasahan ang kunin si Dulyente. Carding, imposible ang binabalak mo. Hindi, teka. Teka pa rin. Sa ganitong araw, ngayon, araw na ito, wala si Dulyente sa bahay niya. Inuumaga yung nakaupo sa madyungan, doon kina Bergara. Budot! Sabi, boss! Walap! Adingit! Dulyente, sumama ka sa akin. O gusto mo nang maiwan dito? Vicente, nagkakagulo mga tao sa bahay ngayon. Ay, nakala muna ang kape mo. Nakuha ni Carding si Congressman Dulyente kaninang madaling araw. Pinaghahanap sila ngayon. At may paanunsyo pa. Magbibigay daw ng 100,000 piso sa sino mong makakapatay kay Carding. Tinahalugog nila ang mga pinagtataguan nila. At lahat ng bahay pinapasok. Ano hong gagawin natin ngayon? Villamar! Villamar! Sa mga oras na ito, ay sinusuyod na ng lahat ng mga tauhan ko! Ang buong ebanghelista! Sa paghahanap! Sa akin! At sa'yo! Bukod doon! Maraming tao nangangailangan na nag-uunahan na patay ka! Dahil na rin sa malaking halaga nakapatong sa ulo mo!
iba pang matatakbuhan, Villamar! Iisa lang mahalaga sa akin ngayon. Ang kaligtasan ng mga pamangkin ko. Kapalit ng kaligtasan mo. At habang bihag kita, masisiguro ko ito. Hindi pa naman huli ang lahat. Maaari ko pa namang makalimutan to. Makalalabas ka pa rin. At ang iyong mga pamangkin, dito sa ibang ilista, ang ligtas. At yung 100,000 piso na kapatong sa ulo mo, kalimutan mo na yun. Bibigyan kita ng 50,000 piso. O kaya, 1,000,000. Kapalit ang kalayaan ko. Huwag mo na akong gawing gago, Dolyente. Alam kong wala kang ibang hangad. Kundi malipol kami, mga Villamar. Kung ganon, inutil lang pala makipag-usap sa'yo! Alam mo pala eh. Saan ka pupunta? Lalabas ako sa lugar na ito. Para mapigilan mo ako, barilin mo ako sa likod. Tulad ng ginawa mo sa akin, kapatid. Makbang ka pang muli. Malalaman mo. Alam mo, Villamar? Villamar? Patayin mo! Dali! Wala! Tuyo rin ang buong lugar. Andyan lang yan. Ano pa hinihintay nyo? Tara! Oh, tayo na. Wala ho, Congressman. Anong wala? Nasa loob lang yun, hindi nyo nakita? Eh kasi ho eh. Anong kasi?
kayo ng hotel! Puro kayo mga hotel! At dami-dami doon din yung gagamit ang utak na ako! Wala kayo mga silbi! Anton! Ay, tayo! Ang tagal naman ni Andoy, kanina pa yun ah. Naniniyak lang yung tao kung saan masusundan yung Villamar na yun. Darating niyon. Ang kinakabak mo, baka maunahan tayo doon sa 100,000 piso. Sayang! Teka, para hindi tayo mainip, kailangan pag-usapan na natin kung paano natin papartihin yung pera. Tama, ba? Tama, tama. Op, ganito. Ilan ba tayo? Ito. Kasama si Andoy. Kasama si Andoy. Oo. 100,000 piso yan. 40 sa akin. 6 kayo. 10,000. 60 at saka 40. 100,000. Ha? Teka, teka. Bakit naman 40 sa'yo? At 10 lang sa amin. Hindi naman yata patas ang laban, ha? Naku. Ang hirap malabo sa'yo. Hindi mo ginagamit ang divide-divide, eh. Ganito. 30 na lang sa'kin. Yung 70, 6 kayo. Pag-hati-hatihan nyo. Maliwanag! Kwentahin nyo! 70. 6 kami. 70? Teka, sandali. Nababaliw ako. Medyo magulo eh. 6 kami. 70 yan paghahatian. Abay, may butal. May butal nga, may butal. Kami yan eh. Ayoko yan. Labo. Ako nga ang ginugulo nyo yan eh. 30 na nga lang sa akin eh. Ngayon, yung butal, sa akin na rin, para wala nang usapan. Uy, payag ako dyan. Papayag din ako dyan. Dapat kanina pa eh, tapos na yan eh. Parehas yan. Lumi! Ang Villamar na sinasabi nila ay huling nakita sa ilog sinait. Tara! Harapin nyo! Andiyan lang yan! Kayo kapat! Doon! Okay kayo. Doon. Kayo naman. Ha? Doon. Hindi ba kakalayo yan? Rodas, nasaan kayo? Sa bandang itaas nyo. Ha? Sige. Hanap-hanapin nyo yan dyan. Andito lang yan. Mang Vicente. Bakit hindi ka pa nagpapahinga?
Hindi pa ho ako inaantok eh. Naiisip ko ang tatay. Sana naman ay masilip ko siya. Huwag ka mag-alala. Nang puntahan ni Parentino, nakita niya maayos naman ang burol. Pero ayon sa mga taong nakausap niya, peligrosong umuwi ka. Si Carding ho kaya, ano kaya ang nangyari? Nag-aalala rin ho ako sa kanya eh. Kung totoo ang balita na si Carding ay tatago sa bundok, wala tayong dapat alalahanin. Hindi ba sa kanya ang lugar na yon? Alam nyo, sa kinaroroonan natin ngayon, malakas ang kutub ko na malapit na tayo sa pinagtataguan ng Villamar na yan. Paano mo naman nasabi yun? Walang mintis. Kapag nangangatin na itong palad ko, malapit na tayo sa pera. Woo! Yan ka na naman. E paano tayong malalapit sa pera? E ni hindi natin alam kung ano itsura ng taong hinahabol natin. Oo nga. Ni isa sa atin, walang nakakakilala sa mukha ng Villamar na yan. Kung ayaw niyo maniwala, wag na! Para sa akin, kapag ganito nararamdaman ko, walang paltos! Magandang gabi sa inyo, mga kaibigan. Sino ka? Taga-ebanghelista ako. Taga-ebanghelista ka ka mo? Ano kailangan mo dito? Napahiwalay ako sa aking mga kasama. Naligaw ako sa pangangaso. Eh, dito na ako inabot ng dilim. Eh, nakita ko itong si Ganyo. Akala ko kayo mga kasama ko. Hindi ba alam na delikado ang lugar na ito? Kung pwede sana eh. Dito na ako magpalipas ng gabi. Andoy, bigyan siya ng kape. Kumain ka na ba? Bigyan siya ng mga kakain. Liga. Alam mo ba, Dong? Duda ako sa taong yan, eh. Mukhang hindi nagsasabi ng totoo, eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? May mga kasama daw siya. Eh, ano naman ngayon? Ang hina ng kukote mo, oh. Baka si Villamar din ang hinahanap niyan. Gustong sumama sa tropa natin para makaparte. Oo nga, no? Ha? Hindi ako papayag. Kaya bukas ng umaga, gawan mo ng paraan, ha? Para maluwis yan. Sa pangkat natin. Doon! Wala ba kayo napansin isang taong nagabi rito? Kahapon pa kami dito sa bundok. Pero ni isa man ay wala kami nakakasalubong. Maliban na lang doon sa isang lalaking nakikapi sa aming kagabi na taga-ebanghelista. Asa siya? Yun! Kung di ba kayo gago eh, si Villamar ang nakipagkapi sa inyo eh. Si Villamar? Tara! Rodas, andiyan ba kayo sa taas? Patungo dyan si Villamar, salubog nyo!
Patay na ang bilyaman na yan. Kung hindi nadali siya itaas, tiyak na lulod na yan. Ayla, sabihin natin kay Kong ang magandang balita. O kayo. Sige, susunod na lang kami. Hindi ba't may kasabihan tayo? Oo. Kapag pumaitas, bababa. Pag binumabog, lilitaw. Paglitaw, ha, 100,000 piso yan. Ha, divide-divide tayo. Pinag-usapan na natin yan. Ayan, gagawin natin. Hihintay natin. Lumitaw yan. Abangan natin. Abangan na natin. Oh, sige, sige. Lalabas na yun. Sige. Okay naman, gawa na yung basketball court. Ah, good. Alamat na pala sa tulong mo. Ah, wala yun. Ah, your daughter? Ah, my wife. Your wife. Ah, kamusta po, missis? Mabuti ho. Upo tayo. Okay. Kong, purahin nyo na sa isipan nyo si Villamar. Patay na. Kung gayon, eto na lang. Bakit ho, Mang Vicente? Anong nangyari? May masamang balita. Bakit, Kuya? Ang tsokarding nyo, wala na. Iniwan na tayo. Inabutan siya ng mga tauhan ni Congressman. Paano tayo, Kuya? Okay. Roger. Okay, maganda na kayo. Oh, nakaabang na kami. Tandaan nyo, may mga CQ yan, ha? Pero Chuck, aksa kayo sa Ben. Yun ang plan nyo. Roger.
medyo na pagkamalakit ang anak ni Bukal. O pare, kumusta ka na? Eto, salamat sa tulong ng Diyos, magaling na. Mabuti naman, ang tagal mo na wala, hinahanap ka na ng mga taga rito eh. Abay, ganyan din ang pakiramdam ko no ako'y nasa ospital. O sige pare, nandun na sila congressman, nakahanda na sa pagsalubong sa'yo. O sige, magkita-kita tayo mamaya. Sige. Kayo lahat! Baba! Mga kababayan, dumarating na po si Gobernador. Gobernador, pinuliliyasa ni Villamara Plano. Ayan! Si Congressman to! Dodoblihin ko ang presyo nyo! Patayin nyo! Ayaw na yan! Roger! Tara! Tara,
Kilos na sa ba? Baba mo rin! Pakanyan! Sige! Hindi pa ako nag-aalala, baka ako napahamak eh. Alam kong ikaw ang nagpakana ng lahat na ito. Si! Dali lahat yan! Sige! Okay, baba! Baba! Tara!